Yung mensahe mga kababayan ngayong Pasko ng ating Pangulong Bongbong Marcos, spread hope to needy this Christmas anya. Ayan po mga kababayan. At mabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Yung sabi ng ating Pangulong Bongbong, ngayong Christmas Day. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba nakipasko ka sa... sa ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Palacio Maracanang. Na-invite po kami ni Mrs. mga kababayan. Kakauwi pa nga lang namin. Yan po, mga kababayan. Na-invite kami ni Mrs. Inggit naman na niya yan, Mr. Maravillas, yung mga DDS. At saka yung mga vloggers na dati sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero nang hindi mapagbigyan, tumambling. Sigurado po. Pero hindi lang mga kababayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos yung nagpaabot siyempre ng pagbati and wishes sa ating mga kababayang Filipino. Pati yung susunod na Pangulo, si Martin. May mensahe din sa ating mga kababayan. But before ko na ibigay sa inyo po, maitriga ka naman na niya, Mr. Maravillas. Galit naman yan yung mga supporters ni Inday. Kumandidato din siya. Wala bang pumipigil po na kumandidato? Silang magama, kumandidato sila. Sabi nga na mga atat na atat sa posisyon, si Mau Dix daw, gusto nilang tumakbo as congressman para siguradong panalo doon sa kanyang distrito. Tapos, lalabanan si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Kasi, idiritso po ninyo yung inyong mga plano. Diba? Ang layo pa nung 2025, more than one year pa. Talagang ginawa ninyong napakaaga yung pamumulitika. Araw-araw sa inyo, politika. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ito po yung na-invite kami mga kababayan sa Palacio Malacañang. Pasasalamat mula sa Pangulo. Siyempre, party-party kami doon. Di ba napakaganda ng Palacio Malacañang po? Kalayaan hall po ito. Ayan. Nanalo si Mrs. po ng speaker. Nag-paraffle po yung Presidential Communications Office. Di ba? Ganyan ka-grandioso mga kababayan yung okasyon. Maingit naman na yan, Mr. Maravillas, yung mga DDS. At saan kayo mga dating sumusuporta at bumaliktad ng mga vloggers? Hindi na po ako nakapagpa-picture kay President Bongbong kasi nagbabalyahan doon. Yun yung entrance po ng palasyo. Likod na lang yung napicturean kay Mrs. Yan, ini-interview ako niyan, mga kababayan, ni Juan Historiador. Ni Juan Historiador. Marami doon nag-interview sa akin. So, ito po yung mga, yung pictures ng mga Malacañang vloggers. Yan pong naka-black. Sa gitna ng babaeng nakaupo. Yan si Yusek Emerald ng PCO. Napakabata pang undersecretary. At siyempre maganda. Di ba niya, Mr. Maravillas? Kayo yung magabinansagang insaymada vloggers. Actually, di man po ako kasama doon sa binansagang insaymada vloggers. Pero may mga dati ano, kasama sa mga binansagan, nandoon pa rin. Inaaliposta lang mga kababayan nito, mga Malacañang vloggers ngayon. Kasi siyempre, nainggit yung iba. Sila kasi po, hindi sila, no? Hindi sila tumagal.
naging mga bleeding hearts na kasi gusto siguro magipag-transaksyon. Humingi ng favor, mga kababayan, o kung hindi, magpa-appoint. Kami po, wala mang ganyan. Wala kaming ambisyon na magpa-appoint. Tayo ay tumutulong lang po. Di ba? Simula ng kampanya hanggang ngayon, kasi nakikita natin kung gaano ka sinsiro yung ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang administrasyon na mapabuti ang kalagayan ng ating mga mamamayang Filipino at ng buong bansa. Yung ibang mga vloggers, ang intention po, sumuporta sila and later on magpa-appoint. What? Vested interest po. At nang hindi po ma-appoint, tingnan ninyong ginagawa. Sige po ang panira. Kung ano-anong pagmamarites po yung pinagsasabi. Mga personal yung ambisyon kasi mga kababayan, tutulong sila. Pero kailangan i-appoint sila. Pag hindi po, masama ang loob, maninira na sila. Yan ang hindi po pwede, mga kababayan, na uri ng mga pag-uugali ng tao. So ito po, mga kababayan, ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. He urged Filipinos to remember the genuine meaning ng Pasko and become an instrument of hope and light for those in need in this holiday season. Sa kanyang mensahe to the nation, mga kababayan, the President reminded the people to go beyond the time-honored Filipino tradition, Simbang Gabi, gift-giving and feast with our friends, relatives, and families, anya, and live the true meaning the season brings. So sabi niya, more than just a day of celebration, anya, let us be reminded that the true meaning of Christmas lies in the recognition of the season as an opportunity to reach out to those who are suffering from solitude, sickness, and poverty. Let us kindle anya in our hearts with goodwill, kindness, and compassion as we spread merriment in our homes and communities. By doing so, we do not only bring peace, love, unity, but become living instruments of the timeless adage that God's work here on earth is truly our own. Eh, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, other than yung mga ginagawa niyang gift-giving para sa mga bata at sa mga mahihirap, binuksan niya rin, mga kababayan, yung Palasyo Malacañang sa Simbang Gabi or Misa di Gallo pala, Simbang Umaga. Kaya laging matao po ngayon sa Palasyo Malacañang, pati kami. Kami lang siguro yung mga taga rito sa Albay, taga Bicol, na na-invite, other than si Juan Historiador, taga Camarines Norte siya. Kasi ba naman niya, Mr. Maravillas, yung kadakla na mga karamihan sa mga Bicolano, mga Dilawan. Yung dating mga Dilawan po rito ay nagbalik loob na. Sumuporta na po sa ating Pangulong Bibi. Wala man silang magagawa kasi ang nakaupong presidente, BBM. O ngayon, yung kanyang pinsan, si Martin Romualdez, Speaker of the House, sabi niya sa kanyang mensahe, mula sa akin, aking pamilya at buong kapulungan ng mga kinatawan ng ating bansa, isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Naway magsilbi ang Paskong ito na may panahon ng mapayapang, ng masayang pagsasama-sama ng pamilya ng walang kapalit na pagbibigayan at pagpapatibay ng ugnayan sa ating mga mahal sa buhay at ang komunidad. Sama-sama nating dalhin ang diwang ito hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Yan po yung sabi ni Martin Romualdez. Ngayon, ano ba yung talagang tunay na kahulugan ng Pasko? Ang mensahe ng Pasko. Ang totoong mensahe ng Pasko po ay nasusulat sa John 3:16. Yan po. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life.
Yan ang greatest ano, gift of all, mga kababayan, sabi nga sa kanta. Yung everlasting life. Yun ang purpose po kung bakit yung ating Panginoon ay ipinanganak para tubusin po tayo sa ating mga kasalanan. Kaya yung mensahe ko po doon sa kahit nagparty-party tayo kagabi, nakasulat po siya sa Galatians 4, verse 5, 4 to 5. Sabi diyan, "But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons." Pag tayo naging mga adopted sons, kasi po yung ating Panginoon Diyos, Ama sa Langit, ang anak niya, iisa man lang po, bugtong nga po, yung ating Panginoong Hesukristo. Pag bugtong isa, tayo po, kaya pwede tayong tumawag sa kanyang Ama kasi adopted son. So ang turing sa atin, yung mga naligtas po, yung naniwala sa kaligtasan ng ating Panginoong Hesukristo, naligtas yung kanilang kaluluwa kasi tinanggap yung magandang balita, the gospel of salvation. So we become adopted sons. Pag ang adopted son, di ba? Just like the yung tunay na anak, may karapatan, binibigyan na siyang karapatan na tumawag na ama. Di ba, mga kababayan? So yun po ang totoong kahulugan ng Pasko. Ayan man lang po, mga kababayan, yung ating short video. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, tinapahid sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos po. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga naghanap pala ng malinis in Spaces Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa? Ayos na ayos, Mr. Maravillas.